SIM card registration on December 27, 2022 magsisimula ang pagpaparehistro ng SIM card sa 27 ng Disyembre. Narito kung paano ka makakapagrehistro. Ang pagpaparehistro ng bago at umiiral na mga SIM card ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay upang maiwasan ang pag-deactivate. Manila, Philippines. Ang mga Pilipinong gumagamit ng cellular services ay kailangang irehistro ang kanilang mga umiiral na SIM card o harapin ang pag-deactivate. Noong Lunes 12 ng Disyembre, inilabas ng National Telecommunications Commission ang Implementing Rules and Regulations (IRR) ng SIM Card Registration Act na magkakabisa simula 27 ng Disyembre. Ang mga subscriber ay magkakaroon ng 180 araw mula sa bisa ng batas para irehistro ang kanilang mga SIM card. Ang pagpaparehistro ay maaaring pahabain ng hanggang 120 araw. Ang mga operator ng telco o public telecommunications entity PTEs ang namamahala sa pagpapanatili ng database. Narito ang proseso para sa bago at umiiral na mga SIM card. Bagong gumagamit ang mga bagong SIM ay ibebenta sa deactivated mode simula 27 ng Disyembre. Libre ang pagpaparehistro. Sinasaklaw sa pagpaparehistro ang mga SIM, naka-embed na SIM, broadband modem, at Internet of Things device. Ang isang form sa pagpaparehistro ay sasagutan ng elektroniko sa pamamagitan ng isang secure na website na ibinigay ng telco provider. Ang mga website ay hindi pa naibibigay ng mga provider ng telco. I-update ng Rappler ang kwentong ito kapag available na ang mga link. Ang sumusunod na impormasyon ay kokolektahin, asterisk buong pangalan. Kaarawan asterisk kasarian asterisk kasalukuyan o opisyal na address. Identification card at ID number. Maaaring ipakita ang alinman sa mga sumusunod na identification card o mga dokumentong may larawan. Pasaporte asterisk Philippine Identification System ID asterisk SSSID. GSISID asterisk lisensya sa pagmamaneho asterisk NBI clearance. Clearance ng pulis asterisk lisensya ng mga baril para magkaroon at magkaroon ng ID. PRCID asterisk IBPID asterisk OWA ID asterisk BIR ID asterisk ID ng botante. Card ng senior citizen asterisk UMID asterisk PWD card asterisk anumang valid na government-issued ID na may larawan. Para magamit ang mga SIM ng mga negosyo o organisasyon, kinakailangan ang sumusunod na impormasyon. Pangalan ng negosyo asterisk address ng negosyo asterisk buong pangalan ng autorisadong lumagda. Mga dayuhan. Para sa mga dayuhan na kukuha ng SIM mula sa isang Filipino telco company, kinakailangan nilang ibigay ang mga sumusunod na detalye. Buong pangalan asterisk nasyonalidad asterisk araw ng kapanganakan. Pasaporte asterisk address sa Pilipinas asterisk uri ng paglalakbay o dokumento ng pagpasok na ipinakita. ID number o numero ng dokumentong ipinakita. Ang mga SIM card na ibinibigay sa mga turista ay magiging balido lamang sa loob ng 30 araw at ay deactivate ito kapag nag-expire. Maaari lamang itong palawigan kapag ipinakita ang isang aprobadong extension ng visa. Ang mga dayuhan na may iba pang uri ng visa ay maaaring makakuha ng mga SIM ng walang 30 araw na paghihigpit. Mga menor de edad. Ang pagpaparehistro ng SIM para sa mga menor de edad ay nasa ilalim ng pangalan ng magulang o tagapag-alaga ng menor de edad. Kakailanganin silang magpakita ng ID pati na rin ang pahintulot ng magulang o tagapag-alaga ng menor de edad upang merehistro ang SIM. Mga kasalukuyang prepaid na subscriber. Tulad ng mga bagong subscriber, ang mga kasalukuyang prepaid na user ay kailangang gumamit ng kanika-nilang website ng telco para magparehistro.
Ang lahat ng umiiral na SIM ay kailangang merehistro sa loob ng 180 araw mula sa bisa ng batas na noong nakaraang 28 ng Oktubre. Maaaring palawigan ng 120 araw ang pagpaparehistro. Ang hindi pagrehistro ay magre-resulta sa automatikong pag-deactivate ng SIM. Ang na-deactivate na SIM ay maaari lamang i-reactivate ng hindi lalampas sa 5 araw pagkatapos ng naturang pag-deactivate. Mga postpaid subscriber. Ang mga telcos ay mayroon ng data ng mga postpaid subscribers. Ngunit para makumpleto ang pagpaparehistro, kinakailangan ng mga postpaid subscriber na kumpirmahin ang kanilang impormasyon at data na kasama sa rehistro ng SIM sa pamamagitan ng platform o website na ibinigay ng telco provider. Liblib na lugar para sa pagpaparehistro sa mga malalayong lugar o lokasyon na may limitadong internet connectivity, ang Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission, Department of the Interior and Local Government, at Department of Education, gayon din ang lahat ng telcos, ay magpapadali sa pagpaparehistro ng SIM. Paano kung nanakaw ang SIM ko? Para sa mga nawala o nanakaw na SIM, kailangang ipaalam ng mga user sa telco provider ang mga sumusunod na detalye. Pangalan asterisk address asterisk kaarawan asterisk numero ng mobile. Iba pang may katuturan at makatuwirang impormasyon na maaaring ganap na magtatag ng pagmamay-ari ng SIM. Pagbabago. Para sa anumang mga pagbabago, tulad ng address o pangalan, dapat ipaalam ng mga user sa kanilang mga telco provider. Ang mga tagapagbigay ng telco ay dapat pagkatapos ay ipakita ang mga pagbabagong ito sa loob ng 2 oras mula sa pagtanggap ng mga naturang kahilingan. Mga ninakaw na SIM. Para sa mga ninakaw na telepono at SIM, kailangang ipaalam kaagad ng mga user sa kanilang telco provider ang insidente. Dapat i-render ng telcos na hindi magamit ang SIM card at permanenteng i-deactivate sa pag-issue ng bagong SIM sa na-verify na user sa loob ng 24 na oras. Mga parusa. Ang mga sumusunod na parusa ay ipapataw para sa mga sumusunod na paglabag. Para sa pagbibigay ng maling impormasyon o mga dokumento para magparehistro ng SIM. Pagkakulong mula 6 buwan hanggang 2 taon o multang hindi bababa sa P100,000 ngunit hindi hihigit sa P300,000 o pareho. Para sa pagbebenta o paglilipat ng rehistradong SIM nang hindi sumusunod sa kinakailangang pagpaparehistro, pagkakulong mula 6 buwan hanggang 6 taon, o multang P100,000 hanggang P300,000, o pareho. Para sa panggagaya ng rehistradong SIM, pagkakulong ng hindi bababa sa 6 taon o multang P200,000, o pareho. Para sa mga telcos na tumatangging magrehistro ng SIM ng walang valid na dahilan, para sa unang paglabag, ito ay multa na P100,000 ngunit hindi hihigit sa P300,000. Sa ikalawang paglabag, multang hindi bababa sa P300,000 ngunit hindi hihigit sa P500,000. Para sa ikatlo at kasunod na mga paglabag, ang mga telcos ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa P500,000 ngunit hindi hihigit sa 1,000,000 piso. Para sa pagbebenta ng mga nakaw na SIM pagkakulong mula 6 buwan hanggang 2 taon, o multang hindi bababa sa P100,000 ngunit hindi hihigit sa P300,000, o pareho. Para sa paglabag sa pagiging confidential, kung ang mga telcos, mga ahente o empleyado nito ay magbunyag ng impormasyon ng isang end-user na nakuha sa panahon ng pagpaparehistro, sila ay mahaharap sa multang hindi bababa sa P500,000 ngunit hindi hihigit sa 4,000,000 piso. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo itong video na to, pwede ba na i-like and subscribe mo ako? Salamat!